Ang Antipolo City ay kilala sa nakakamanghang natural na kagandahan nito at maraming natural na atraksyon na makikita sa loob ng rehiyon. Ang ilan sa mga hinahanap na lugar upang bisitahin ay matatagpuan sa Cloud 9 na kilala sa 360-degree view at ang hanging bridge nito. Ang Antipolo Cathedral na kilala ngayon bilang The National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Ang iconic na simbahan na ito ay naging sikat na pilgrimage site para sa milyon-milyong deboto mula sa buong bansa. Sa kapansin-pansing neo-romanesque na arkitektura, masalimuot ng mga ukit at nakakamanghang altar. Ang hinulugang Taktak Falls ay isa sa mga pangunahing likas na atraksyon ng Antipolo. Isa itong talon na idiniklara rin bilang National Historical Shrine sa Pilipinas. Hello mga kachadik, kung mayroong isang lugar na talagang dapat mong ilagay sa iyong itinerary papuntang Antipolo, dapat ay Cloud 9 Antipolo ito. Ito ay isang sikat o one-stop destination kung saan makikita mo ang mga nakakabighani na tanawin, makakain ng masarap na pagkain at makapag-relax sa kanilang tirahan. Sa madaling salita, maaari kang kumain, mamasyal at mag-relax sa Antipolo Gym na ito. Kilala ang Cloud 9 sa nakakamanghang 360-degree na panoramic view ng Metro Manila's skyline at sa nakapalibot ng mga bulubundukin ng Sierra Madre. Ang view deck nito ay mapupuntahan sa pamamagitan ng hanging bridge. Ito ay hindi para sa mahina ang loob, ngunit ito ay sapat na ligtas upang mapaunlakan ang 15 katao sa isang pagkakataon. Mayroon ding bakal na tulay bilang alternatibong paraan kung ayaw mong dumaan sa hanging bridge. Tingnan ang malinaw na tanawin ng Antipolo, Metro Manila, hanggang Laguna Dibay sa umaga at gabi. May isa pang atraksyon na makikita mo sa loob ng Cloud 9 Sports and Leisure, ang Butuan Caraga Heritage Museum. Ang museum na ito ay naglalaman ng koleksyon ng mga archaeological artifact at mga bagay na may kaugnayan sa Butuan City at Caraga Region. Kaya, makakahanap ka ng mga labi dito ng mga matatanda kasama ang mga dato noong panahon. May mga lumang espada at sibat na ginagamit sa pangangaso, nakahabi ng mga damit, accessories at mga buto ng mga hayop at makasaysayang tao mula sa Butuan, Caraga.
Ang isa pang dahilan kung bakit nagpupunta ang mga tao sa Cloud9 ay ang restaurant. Perfecto ito para sa mga group gathering dahil sa pampamilya ang lugar. Isa itong open-air restaurant na nagiging mahangin pagdating ng gabi. Nag-aalok din ito ng magandang tanawin ng skyline. Ang restaurant ay kadalasang nakahain ng Filipino comfort food tulad ng quintessential, kari-kari at liempo. Hindi na kailangan mag-book ng mga reservation dahil tumatanggap sila ng walk-in. Ang Our Lady of Peace and Good Voyage ay ang kilalang birhen ng Antipolo. Isang kahoy na imahen ng mahal na Birhen Maria na malalim na sinasamba sa Pilipinas. Nabatid na ang Pilipinas ay sinalakay ng mga Kastila at pinamunuan nila ang mahigit 300 na taon. Kaya naman, kitang-kita ang probinsya ng Kastila sa Hetsora, kultura ng Pilipino at higit sa lahat ang kanilang Kristyanismo. Ang simbahan ay matatagpuan sa gitna ng Antipolo City at ito ay madaling mahanap. Dahil sa sagradong imahen, ang simbahang ito ay umaakit ng milyon-milyong deboto mula sa buong bansa at mundo mula Mayo hanggang Hulyo bawat taon. Pinahintulutan ang mga deboto na umakit malapit sa imahen ng mahal na Birheng Maria. Ang Hinulugang Taktak Protected Landscape, kilala rin bilang Hinulugang Taktak,
ay isang protektadong lugar na matatagpuan sa Rizal, Philippines. Sa simula ay itinalaga bilang isang recreation area. Ang waterfall area ay itinalaga bilang isang pambansang parke sa bisa ng Republic Act No. 6964 noong 1990. Antipolo, Rizal ay isang kapanapanabik na destinasyon para sa mga adventurous. Sa iyong mabilis na pagtakas sa weekend sa istasyon ng Borol na ito, bakit hindi tuklasin ang mga natural na kababalaghan at eco-park nito? Narito ang isang idea para sa iyo. Hinulugang Taktak Nature and Adventure Park. Ito ay tahanan ng pinakamalapit na natural na talon sa Metro Manila at isa sa mga pinaka-iconic na tourist spot sa Antipolo. Sa mga bagong ayos na atraksyon at zone nito, tiyak na dapat kang bumisita. O, nabanggit ba natin na libre ito? Thank you.
Bukod sa 21-meter waterfalls nito, ang hinulugang Taktak Nature and Adventure Park ay naglalaman ng iba't ibang atraksyon at aktibidad. Para sa mga naghahanap ng adrenaline rush, tuklasin ang canopy wall zone ng parke nang walang bayad. Dito, maaari kang maglakad sa mga hanging bridge nito. Subukan ang wall climbing, mag-splash sa paligid ng swimming pool, o maglakas loob na humiga sa spiderweb platform na nakasabit sa itaas mismo ng falls. Mayroon din itong rappelling zone.